us, can you please stand up for our prayer? Okay, in the name of the Father and of the Son and Holy Spirit, amen. Okay, now can you please put up the pieces of paper in your chair? Okay, done. Okay, you may now sit down. Okay, now I will be calling your names for your attendance. Say present once your name is called. Sumalino? Present. Siton? Present. Chaton? Present. Tagig? Present. Okay, very good. And now, let us have our energizer first. Okay, so now let us all stand up. Okay, so who wants to volunteer to be an energizer? Okay, can you please go in front? Ating sagutan ng inyong mga nasagot. So, sa ating
ay ikaw ang pagtukha ng taon sa paligid ng pagkakataon ng ulan at bagyo. Malungkot. Matitigas na kaboy at matitibay. Wala itong bintana dahil
Ginagamit nila ito upang maging proteksyon sa mga masasamang hayop. At isa pa, sa pinakamagandang atraksyon na ginawa ng mga ibugaw, na isa ito sa pinakamagandang atraksyon sa buong Pilipinas, ay ang Banawe Rice Terraces, kung saan tinatawag itong hagdan-hagdang palayan. Ang mga ibugaw ang nagsisikap na una upang maipatayo yan. At ngayon, isa na itong tanyag na tarawin ng Pilipinas. So, dadako naman tayo sa Maranao. So, ang Maranao ay pangkat etniko na makikita sa Lanao, Mindanao. Ang katawagang Maranao ay Nangangulukan People of the Lake. Dahil ang pangkat etniko na ito ay nabubuhay sa Lawang at Lanao. Ang kanilang pangunahing paraan ng pamumuhay ay pangisda at ay nakasentro ang kanilang mga gawain sa Lawa. Okay, makukumpara natin ang Ibugao at Maranao. Kasi ang Ibugao, tinatawag sila people of the hill or namumuhay sila sa Borol, Bulubundukin, kasi ang pangunahin nila pamumuhay ay pagtatanim. Samantala, ang Maranao ay tinatawag sila people of the lake, kung saan ang pangunahing pamumuhay nila ay nakabase sa tubig, pangingisda, at doon nila pinupuha ang kanilang pang-araw-araw upang mabuhay. Base sa inyong nakikitang larawan dito sa TV, ito ang tinatawag ng poker. Ito ang kanilang pambihirang disenyo sa Mindanao at patuloy pa rin natin tinatangkilip ito. Yung iba, makikita natin to sa mga museum, lalo na sa Mindanao. Tatalakayin natin ito ang tatlong foreground, middle ground, at background. So una, ang foreground ay kadalasang malaki at pinakamalapit sa tumitingin. So dito sa larawang ito, itong mga tao na to, ang pinakamalapit, o ibig sabihin na foreground. Pangalawa, middle ground ay may katamtama ng laki na bagay-bagay na nasa pagitan ng foreground at background. So bale, nasa gitna siya ng foreground at background. Kasi yung background nasa panghuling parte. So dito, ito yung foreground, yung una. Tapos ito yung bundok na nasa likod ng mga tao ay tinatawag na middle ground. May katamtamang laki sa foreground. Panghuli, background. Ito ay nasa likod at kadalasang maliit. So kung ito ay foreground, ito yung pinakamalapit. Pangalawa, nasa gitna yung middle ground, katamtamang laki. At ito naman yung background sa lahat. Itong bundok na nasa likod ng bowl na ito. Ito ay tinatawag na background. Okay mga bata, base sa inyong naiintindihan sa aking binigay na example, meron akong bagong example dito. Saan dito ang foreground o kadalasang malaki at pinakamalapit sa tumitingin? Yeah, ako ma'am. Sumalino? Yeah, ano ma'am, yung mga halaman. Yung mga damo, okay. Ito yung pinakamalaki o pinakamalapit sa tumitingin. Ito yung ating foreground. Saan naman dito ang ating middle ground? Opo ma'am. Mga laro ma'am. Okay, nasa playground ng mga larawan. Ito ang tinatawag na siya yung nasa gitna, pagitan ng foreground at background. So ano naman ang background sa picture na ito? Ma'am, yung mga kahoy ma'am. Tama. So ang tinatawag na background dito ay itong mga kahoy. Very good mga bata. So ngayon naiintindihan niyo ba mga talakayin natin? Opo, ma'am. Ngayon, may ibibigay ako sa inyo sa na malayang pagsasanay. So, basahin muna natin. Gamit ang band paper at mga gamit sa sining, mapinta at espasyo tungkol sa nakikita sa iba't ibang pangkat etniko na makikita sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Naintindihan niyo ba mga klas? Naintindihan niyo ba? So, ang mga halimbawa doon ay isa yun sa neleksyon natin. Ito ang Maranao. Ano pa? Ibatan. Ibatan. Ibugao, ma. Ibugao. Yan lang yung aming alam. Ano pa? Maghahanap na lang kami. Oh, ngayon, yun ang mga halimbawa na yung
pintar. Ngayon, tapos na ba kayong gumawa sa malayang pagsasanay tungkol sa lithang sining? Yes, ma'am. Okay, kasi tapos na kayo, kukunin ko. Titignan ko ang iyong mga ginawa. Wow, ang ganda! Ang tatalento nyo naman, ang galing! Ngayon, tapos na kayo sa iyong ginawang lithang sining. Meron naman akong ibibigay na pasulit o aktibidad. Kayo ba ay may alam nito, yung mga puzzle-puzzle? Opo, ma'am. Oh, very good. Ngayon kayo ay may alam, babasahin nyo lang itong mga katanungan. Pagkatapos nyong basahin, ay sasagutan nyo dito at ilagay nyo ang tamang sagot dito. Hawak ko sa aking kamay ang ating test paper na iyong sasagutin. Handa na ba kayong sagutin ang ating aktibidad ngayon? Opo, ma'am. Aking ibibigay na sa iyo ang test paper. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa iyong pagsagot. Tapos na ba kayong sagutin ang mga katanungan? Opo, ma'am. Okay, pagkatapos yung sagutin, mapalit ng mga papel para ating matignan kung tama ba ang iyong mga sagot. Unang tanong, sila ay isang pangkat etniko na matatagpuan sa Cordillera. Yes, Ella. Ifugao. Ifugao, tama. Okay, number one, ang tamang sagot ay Ifugao. Ifugao ba? Tama ba? Yes, ma'am. Yung mga sagot, sige. Pangalawa, may gusto bang bumasa? Yes, Erica, basahin ang pangalawang tanong. Sila ay mga pangkat etniko na ang buhay ay nakasentro sa lawa ng Lanao. Ano ang sagot? Maranao. Very good. Maranao ang pangalawang sagot. Pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Basahin mo sumalino. Ano ang koordinata pagpinta ang pumakatawag sa kung saan ang bansa ay nakatoon tungkol sa bahagi ng bansa, kagubatan at talawin ng kapatagaw? Ano ang iyong sagot? Landscape. Tama. Landscape ang sagot ng pangatlong tanong. Pang-apat naman, sino ang gusto bumasa? Yes, Ella. Sa kanilang tahanan ay makikita ang blank na disenyo sa harap ng toro. Ano ang iyong sagot? Okay. Tama. Okay ang tamang sagot. Panghuli. Yes, Erica. Sila ang tagpuan sa lalawigan ng Batanes. Ano ang matatagpuan sa lalawigan ng Batanes? Ebatan. Ebatan. Very good. Tama ang sagot. Ang huling sagot ay Ebata. Sino ang nakakuha ng perfect score? Wow! Ang gagaling, ang pagbrand. Yung mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Opo, ma'am. Mabuti. Ngayon, maibibigay ako sa inyong takdang aralin at isulat ito sa inyong mga kwaderno. Ipasa ito bukas. Opo, ma'am. Naiintindihan niyo ba? Opo, ma'am. Okay, mabuti. Ngayon, maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay! Maraming salamat sa inyo, mga bata!